Okay, so good afternoon to everyone and welcome to the Usapang Admin Webinar Series Calendar Year 2021. This is our third topic and our third topic will be focusing on retirement benefits. So as welcome remarks lang po natin, I would like to welcome everyone to this webinar series and I would like to thank each and every one of you for attending this upgrading of skills or at least man lang no, matutunan natin yung basics. The topic for today is very important, especially kung ito po ay planning to retire or about to retire. So very important itong topic na ito. And I believe that there are also a lot of misinformation or misconception on ano yung retirement process. I would like to state, of course, if alam nyo kung saan tayo papunta o patungo, at least mapaplano na ninyo ano yung mga kailangan ninyong gawin bago pa mangyari ito. There are a lot of different stories na naririnig ninyo. Although chismis to, or maybe anecdotal for some, baka may narinig kayo mga kwento. Ito, direkta ito dun sa isang classmate ko na nag-retire. And ito rin yung nangyari dun sa ibang mga kasamahan ko sa former unit ko. Tsaka lang nila nalaman na ito pala yung procedure, ito pala yung mga requirements nung magre-retire na sila. What is unfortunate for these people is that when they were filing for their retirement, hindi nila na-anticipate na marami palang requirements, na marami palang pangangailangan, na meron palang mga bagay na dapat silang inisikaso while they were in the service. Of course, yung sa mga nag-mandatory retirement, walang problema. Ang may problema talaga dito is yung mag-optional retirement. Yung iba pang retirement, such as TPPD, no? Maraming nagtatanong, paano ba yung TPPD na yan? Anong mga sakit ba ang pwedeng pumasok para masabing pwede ka na mag-file under ng TPPD? So these are things na supposed to be being in the admin section. Like kayo, like tayo dito sa RMDU, should be aware. Dapat kung meron mang taong mapapagtanungan ng mga bagay na ito, tayo yun. If tayo na nasa admin na nga, na nagjo-duty dito, hindi alam yun, eh kanino pa magtatanong yung mga tao natin? So these are the things that I think we should be able to address earlier on. And as a last message ko sa inyo is that yun nga, yung una ko sinabi sa inyo kanina, no? If alam natin kung ano yung procedure, hindi ka nakakaba-kaba. Wala ka na masyadong iniintindi, you can just focus on what you are trying to do. And then, maiiwasan natin yung mga kung tawagin natin ay fixers, which adds burden not only to us individually, but also to our family. Imagine nyo na lang, libre naman pala dahil nagmamadali ka na, dahil ayan na, malapit na pala, kakapit ka ngayon doon sa mga taong akala mo may alam. Akala mo itong mga bagay na ito is dapat dumepende tayo sa ibang tao. Yun pala, it's just a matter of knowing what is the law, what are the policies, and being updated kung ano yung bago. So yun po yung dahilan bakit natin ginagawa itong webinar series natin. It is our hope and it is our objective to be able to make this
a basic knowledge for every police officers. So ito pong webinar series na to, hindi lang po ito para sa atin, kayong mga nandito in attendance. Ito po ay para sa lahat ng RMDU personnel. So I hope when this webinar is done, we are going to upload this on our Facebook page, and I hope you share this with your personnel para hindi nyo na kailangang ulit-ulitin pa sa kanila, kasi all they have to do is spare some time, manood sila, and kung may mga tanong sila, doon na lang tayo papasok. Okay, so without further ado, I would like to welcome every one of you in this webinar series, and I hope we learn something today. We do apologize kaming mga nandito sa PRMS sa inyo, because last week dapat ito nangyari, but hindi po namin nagawa. So we have been delayed for this third webinar series, but nonetheless dito na tayo, and we hope that magtuloy-tuloy na po yung ating webinar series. So for now, ito lang po muna yung topic natin. Pinag-iisipan po namin yung next topic. And we are going to at least give you an heads up din po by next week. So let's us now hear our, again, for the third time, si Jordan, ang ating resource person for today. And we are very lucky that Jordan has undergone this course with human resource. And one of her tasks is to be able to cascade everything to you. So without further ado, Jordan, take it away. Thank you. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon po, sir, ma'am. Our topic for today is retirement and separation benefits of PNP personnel and their beneficiaries. So, ang lesson goal po natin, to let the participants know more about retirement and separation benefits of PNP personnel. Then, sa objective naman po, after siguro po ito, magkaroon po tayo ng kahit po kunting kaalaman, the participants will be able to know more about the retirement and separation benefits of PNP personnel. Yeah. So, sa aking topic po, under ng RA 6975, an act establishing the Philippine National Police under the Organized Department of the Interior and Local Government, otherwise known as the DILG Act of 1990. And then Republic Act 8551, an act providing for the reform and reorganization of the PNP, amending certain provisions of RA 6975, otherwise known as the PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Under NAPULCOM Board of Officer Resolution Number 8, Implementing Rules and Regulations, passed on February 26, 1992, for the purpose of implementing the retirement provision of RA 6975 as amended by RA 8551. Diyan po nanggaling mga sir, ma'am. So ang mga pertinent provision on retirement separation benefits under RA 6975 section 39, ito po yung compulsory retirement po natin. So sa PNP po at the age of 56, yun po yung tinatawag po nating compulsory retirement. So ang ibig sabihin, for officer and non-officer, shall be upon the attainment of age 56, provided that in case of any officer with the rank of chief superintendent, director, or deputy director general, the commission may allow his retention in the service for an extendable period of 1 year. So pag ang ating rank po,
the age of 56. Yun po yung binanggit ko po. Pwede pong mag-extend ng isang taon sa kanilang position po, sir, ma'am. Next, RA 6975 section 40. That is the optional retirement. So upon accumulation of at least 20 years of satisfactory active service, an officer or non-officer at his own request and with the approval of the commission shall be retired from the service and entitled to receive benefits provided by the law. Yan po yung optional. So, ibig sabihin yan, sir, pag naka 20 years tayo, pwede po tayong mag-file ng optional retirement, active service. So, dito naman po sa RA 6975 section 73, ito po yung TPPD retirement as amended by section 35 RA 8551. So, ang permanent physical disability, an officer or non-officer who is permanently and totally disabled as a result of injuries suffered or sickness contracted in the performance of his her duty as duly certified by the National Police Commission. Upon finding and certification by the appropriate medical officer, that the extent of the disability or sickness renders such member unfit or unable to further perform the duties of his position, shall be entitled to 1 year salary and to lifetime pension equivalent to 80% of his last salary, in addition to other benefits as provided under existing law. Yun po yung makukuha niya po, sir, pag naaprubahan ang kanyang permanent physical disability ng ating kapulisan, mga sir, ma'am. Then, should such member who has been retired under permanent total disability under this section die within 5 years from his retirement. So, kunwari po, nag-file po siya ng under permanent total disability. So, namatay po siya within 5 years from his retirement. His surviving legal spouse, or if there be none, the surviving dependent legitimate children shall be entitled to the pension for the remainder of the 5 years guaranteed period. Yan po yung TPPD po natin, mga sir, ma'am. George. Then, yes, sir. Ulitin lang natin, no, to clarify. Yes. So, pag okay, nag-file ka pala ng TPPD. TPPD. Yes, sir. At ikaw ay, wag naman sana, namatay ka within 5 years? 5 years, sir. Within 5 years. Within 5 years. Okay, sir. Mapupunta yung pension kanyang, mo. Yes, sir. Sa surviving legal spouse. Legal, kung mayroon, sir. Yes, sir. Legal. Ulitin natin yung salitang legal spouse. Yes, sir. Legal spouse. Yung and original, sir. Paano kung common law wife? Yung dependent po niya, sir. Ah, dependent. Paano kung walang anak? Magulang, sir. Parents. Magulang. Oh, yung parents, ilang edad yung pwedeng maging, ano? Paano kung yung parent is below 65 years old or 60 years old? Is that considered a dependent? Yes, sir. Or pag dineclare niya po as a dependent nung personnel, sir, na namatay. Ah. Okay. Dineclare. So, i-clarify natin the word declared. Pag sinabing declared ba, kailangan nakasulat ba itong mga beneficiaries na to doon sa legal beneficiaries na pina-file doon sa ating ano, sa DPRM? Yes, sir. Kaya po ngayon po,
Kailangan po natin mag-comply, lalo na sa mga may mga asawa or mga may bagong anak na hindi po na-declared. So isubmit po nila yon para po sa ating sa DPRM po ma-update po ang kanilang records po. Okay. Kasi so, po hindi yes sir. What if namatay yes, yung pensioner? Legal naman yung asawa, may NSO pa. Unfortunately, hindi siya na-file doon sa legal beneficiaries. Ano kaya pwedeng mangyari? Sir, ang pagkakalam ko diyan sir, yung parents ng namatay sir. Siya paano po yung paano kung yung parents or yung anak hindi rin nailagay doon sa legal beneficiaries? Wala, hindi nakalimutan yung police. Pwede bang after the fact magpa-file ngayon yung asawa or yung kung sino man yung quote-unquote maging legal beneficiaries niya sa PNP, sa DPRM, or kaya sa PRBS, after na namatay, na na-find out, wala siyang naka-file na legal beneficiaries, meron ba tayong remedy doon? Meron, sir. Gagawa po sila ng affidavit po, sir. Ah. Affidavit na ipapanotarize sa abogado, sir. Okay, so na po siya yung wife nung So malinaw mga kasama, if tayo po ay nag-file ng ating retirement regardless of anito, and tayo po ay wag naman sana namatay ng mas maaga sa inaakala natin, supposed to be marireceive ito ng ating mga legal beneficiaries, unfortunately inalimutan natin bago tayo nag-retire. Kaya ayun, no? Sa pinahirapan pa natin ang ating mga legal beneficiaries makatanggap ng para sa kanila. So, point well taken dapat ito mga kasama, no? I-remind natin yung ating mga kabaro, mga kasamaan sa kapulisan na sana huwag nating kalimutan. Napakasimpleng bagay, no? Sabi, legal beneficiaries lang naman yan. Hindi naman importante yan. Yun pala. Nung ikaw ay nasa langit na tinitingnan mo yung pamilya mo, kala mo okay ka na, yun. So, nag-iwan ka pa ng problema. So, salamat sa clarification, George. So, ituloy natin, no? So, ulit, clarify lang natin, ha? Pagka TPPD at ikaw namatay, within 5 years, meron pang makukuha ang ating pamilya. Paano, George, kung more than 5 years tapos nag-file siya ng retirement under TPPD? Void na ba yung kanyang pension? Yung TPPD, sir? Oo. Anong tanong, sir? So, ulit. Ulitin ko yung tanong. So, ang tanong is, paano kung nag-file ka ng TPPD pero after 5 years, saka ka lang namatay, hindi within 5 years. May mapapala pa ba yung aming pamilya? Yes, sir. Kasi ang sinabi naman nun, sir, wala na, sir. Naglapse na po. Yes, sir. Yun. Sige. Linawin lang natin, mga kasama, no? Kung compulsory and optional retirement, walang 5 years limit. Forever. Pagka namatay ka ng 100 years old, o 70 years old o 60 years old, continuous. Pwedeng ilipat sa legal beneficiary. Ganon din ang optional retirement. Yun lang. Sa total permanent physical disability or TPPD, ang duration lang niya is 5 years. Tama ba 'yon, George? Yes, sir. Yes, yun. Sir. So, after 5 years, kalimutan na natin ang pagpasa ng pension mo sa iyong mahal sa buhay. So, yun po, mga kasama. Linawin natin mabuti ito sa mga kasama natin. Ano? At sana tumatak po ito sa atin. Thank you very much, George. Okay, sir. So, next po, yung one rank higher benefits.
So uniform personnel shall cover covered under this act shall purposes of retirement pay be retired in one grade higher than the permanent grade last held, provided that they have served for at least 1 year of active service in the permanent grade. So ang ibig po sabihin nito, sir, for example, nag-file po tayo ng optional retirement. So na-promote po tayo ng PEMS. Magpapapromote po tayo ng PLT. So para ma-upgrade po to the next higher rank yung ating benefits, yung retirement benefits, kailangan po nating i-serve ng at least 1 year for the present rank. Yun po yung ibig sabihin ng one rank higher po. Kailangan po tayo mag-serve ng at least 1 year. Then, sa retirement benefits naman po natin, as amended by Section 34 RA 8551, monthly retirement shall be 50% of the base pay and longevity pay of the retired. In case of 20 years of active service, increasing by 2.5% or 2.5% for every year of active service rendered beyond 20 years to a maximum of 90%, then for 36 years of active service and over. So, ibig sabihin noon, yung monthly retirement po natin, pay shall be 50% of the base pay. That retirement pay of the officer, non-officers of the PNP shall be subject to adjustments based on the prevailing scale of base pay of police personnel in the active service. Yan po yung ating retirement benefits. Death, disability, benefits. Ito po yung masyadong maraming requirements. A uniform personnel and or his heirs shall be entitled to all benefits relative to the death or permanent incapacity of said personnel as provided for under this act and or other existing laws. Tulad po ng Section 4 and 14 of Napolcom Board of Officer Resolution Number 8. Equivalent to 50% of base and long pay based on the grade next higher than the separation grade to be divided equally among the survivors with accretion. Ito po ay applies to those who died in line of duty with at least 20 years of active service in thus considered as posthumously retired for survivorship benefits. Note po, pensioner died in line of duty with at least 20 years of active service, one rank higher benefits apply. Then sa Section 10 and 15 of Napolcom Board of Officers, Resolution Number 8, equivalent to 50% of base pay and long pay based on the separation grade to be divided equally among the survivors, may applies to those who died in line of duty with less than 20 years of
active service in thus considered only as posthumously separated. For survivorship benefits, pensioner died in line of duty with less than 20 years of active service, one rank higher benefits does not apply. Yun po yung pagkakaiba po nung section 4 and 14 at saka section 10 and 15. Yung at least naka at least 20 years and then yung less than 20 years. George. Yes, sir. Clarify lang natin yung last mong sinabi, no? So let's say ikaw ay namatay before, yes, 20 years. Yes, sir. Na-encuentro ka. Huwag naman sana. Na-encuentro, yes, tayo. So less than 20 years, hindi ka one rank higher. Tama? Yes, sir. Hindi po ma-apply. Yung benefits yun, sir. Yung benefits ng... So, kunyari, PEMS namatay ka, sir. At dahil sa less than 20 years ka po in the service, active service, hindi mo maikukuhan yung PLT na benefits. So hindi mo po pwede. Pang-PEMS ka pa rin. Lang, yes, sir. Stay lang po. O, kunyari, 19 years and 364 days. kunyari, dispiras na sana, umabot ka na, doon ka pa nadali. Yes, nadali, sir. Baka pa nadali doon sa operations. Yeah. So, one rank higher benefits does not apply, sir. Ayun lang. So, 19 years, 364 days, and 23 hours, and 59 minutes. No? Kulang pa rin, sir. 59 minutes and 59 seconds. Grabe. Kulang pa rin, sir. Doon ka pa rin nabaril. Eh, masyado atang naging ano. Ayun. So, PEMS ka pa rin. Opo. Pero, pag umabot ka na, no, on the 20th year onwards, active. Oh, yes, sir. So, ikaw na ay pwede na. Pwede na. Yes, sir. Pwede niyang i-apply, sir, yung ayun, one rank higher benefits. Yun eh, kung namatay ka. At naka 20 years, yes. Hindi, ibig sabihin, pag namatay ka at na-find out na yung pagkamatay mo, nasa operations. Yes, sir. Eh, paano pag wala sa operations? Kunyari, nag-inom-inom, nayaya ng barkada, alam mo naman, di ba? Opo. Nayaya yan po yung ng batchmates. Diyan na po pumapasok, sir, yung paggawa ng aning report. Yung ayun. IRR so, natin, sir. Okay. Yes, so, sir. Kung dahil sa masipag naman, sir, nagkataon lang talaga na nadali, so ginagawaan para mapasok din kahit papano yung namatay at saka yung naiwanan niya may makuha po na benefits. Okay. Yun yung madalas na nangyayari, sir. Sige. Yes, sir. So, klaro mga kasama, ha? Pag tayo po ay namatay ng 19 years, 364 days, 23 hours, and 59 minutes. Sana naman po umabot pa yung 1 minute. 1 minute na nga lang, nabutang ka pa. Okay. So, thank you very much sa clarification, George. Yes, tuloy, sir. Tayo, tuloy. Okay, sir. Thank you po. Then sa last, sir, yung long pay benefits. So sa section 71 RA 6975, uniform personnel of the department shall be entitled to a long GBT pay of 10% of their basic monthly salary for every 5 years. So pag first long pay mo, sir, sa basic pay mo, 10% po yon ang magiging long pay mo, which shall be reckoned from the date of the personnel original appointment. Ito po yung KSS po, yung appointment natin pag nag-take out, sir, yung temporary to permanent. Yung unang pagpasok natin sa service. Provided that the totally of such long pay shall not exceed 50% of the basic pay.
they shall also continue to enjoy the subsistency allowance, quarters allowance, clothing allowance, cost of living allowance, hazard pay, and all other allowances as provided by existing law. So yung long pay natin, sir, hindi po, kunwari sir, naka 5 long pay na tayo, hanggang 5th long pay na lang po tayo. Yung ating, kahit mag other 5 years pa tayo sa service natin, sir, hanggang yun lang po yung maximum, 5th long pay. And then yung may dadagdag na lang po yung mga ibang allowances po natin sa PNP. That's all, sir. Yes. Ito naman po, magpapahapyaw lang po ako dito para magkaroon po tayo ng konting kaalaman. Kasi ito po sa GSIS retirement modes, pang applicable lang po sa ating non-uniform personnel or sa mga nasa private sector or sa government na mayroon po silang GSIS. So there are 5 different retirement laws to choose from. Yun po ito, yung A291, ito po yung GSIS Act of 1997. So under po dyan, retirement under A291 may be availed by those who have rendered at least 15 years of service in government and must be at least 60 years of age upon retirement. Also, they must not be permanent total disability pensioner. So, under po ng RA 8291, mayroon po tayong 2 retirement options. So, ito po yung 5-year lump sum and old age pension. Ito po ay retirees can get their 5-year pension in advance. The lump sum is equivalent to 60 months of the basic monthly pension payable at the time of retirement. After 5 years, ito po yung guaranteed period, retirees will start receiving their monthly pension. Yan po yung unang option ng Republic Act, under ng Republic Act 8291. And then yung pangalawang package po, retirement package, cash payment and basic monthly. So yung retirees will receive a cash payment to equivalent to 18 times the basic monthly pension payable upon retirement, and then a monthly pension for life payable immediately after retirement date. Yes, sir. So dito naman tayo sa portability law. So under RA 7699, otherwise known as the portability law, government retirees who do not meet the required number of years provided under PD 1146 and RA 8291 may still avail themselves of retirement and other benefits. Under this law, retirees may combine their years of service in the private sector represented by contribution to the SSS with their government service and contribution to the GSIS to satisfy the required years of service under PD 1146. Presidential Decree 1146. And RA 8291. However, if retirees have already satisfied the required years of service under the GSIS retirement option they have chosen, they would not be allowed to incorporate their contribution to the SSS anymore for availment of additional benefits. Then in case of death, sa RA pa rin po to, sa portability law. In case of death, disability
and old age, the periods of creditable services or contributions to the SSS and GSIS shall be added to entitle retirees to receive the benefits under either PD1146 or RA8291. If qualified under RA8291, all the benefits shall apply except the cash payment. The portability law provides that only benefits common to both systems, yung GSIS and SSS, shall be paid. Cash payment is not included in the benefits provided by the SSS. Then, yung PD1146, ito po yung pension or cash payment. Retirement under PD1146 may be availed by those who were separated, retired from service before June 24, 1997. May option po ng kanilang retirement. Ang number one, ito po yung basic monthly pension. So this option ng retirement is available for retirees who are at least 60 years and who have rendered 15 years of service. Those qualified under this option will receive a basic monthly pension guaranteed for 5 years. After the 5 years guaranteed period, retirees will receive a basic monthly pension for life. Then retirees may also request to convert their 5-year guaranteed basic monthly pension into a lump sum subject to a 6% discount rate. Then yung pangalawang option, yun po yung cash payment. So ito po yung ibig sabihin po. So if this option ang pinili nyo is available to retirees who are at least 60 years and who have rendered at least 3 years but less than 15 years of service, those who are qualified under this option will receive cash payment equal to 100% of the average monthly compensation for every year of service. Yan po yung ibig sabihin ng pension or cash payment. Yes, sir. Yun, clarification lang, no? Kasi, yes, sir. Kahit ako eh, confused din ako pagdating sa NUP. Yes, sir. So, lumalabas pala ang NUP, meron pa rin pala silang pension. Yes, sir. For life. Yes, sir. Kasi I was under the impression before na ang meron lang talagang pension ay ang PNP uniform personnel. Yung pala, ang non-uniform personnel, meron din silang lifetime pension na makukuha under naman ng GSIS. Correct, yes, sir. Na? Yes, po. Okay. Pero, yung sa kanila, kailangan at least maka 15 years service sila. Yes, sir. So, may dalawa silang option. Uh-huh. Yun po yung 5-year lump sum and all age pension, then cash payment and basic monthly. Saan naman, ilang percent nung base pay nila, naka-base? Depende pareho ba po sila ng ano? Pareho ba sa PNP? Na, depende po sa kanilang item, sir. Kasi yung item po nila may salary grade, sir. Oh, so let's say for example, salary grade, ano bang magandang example? Salary grade 4? For sir, yan po yung mga ano natin, sir, mga janitor. Clerk, oo. So let's say for example, yung mga kasama natin mga janitor, no? So baka mapanood dito ng mga kasama natin sa PNP. Kasi naka naman to, nakaposto sa Facebook. So let's say for example, yung NUP natin, siya ay nag-retire after 15 years at ang kanyang salary grade, ano nga ba ang salary grade ng salary grade po? 6,000? 8,000? Okay, hindi ako nakakamali, sir. 8? Sige, sabihin na natin. Kunyari lang muna, no? Hypothetical lang.
let's say for example, ang salary grade 4 yung utility natin, nag-retire siya after 15 years with the salary grade sabihin na natin 8,000. Magkano yung makukuha niyang pension? Pag 15, tama ba? Ilang percent ba? Ilang percent pala? Sorry. Pag ang in-apply niya, sir, under ng RA 8291, yung 5-year, makakakuha po siya ng 5-year pension in advance. Kaya, kung naka, parang, at least 15 years siya dito, sir, ha? 15 years. So, service. parang nilamsan mo. Nilamsan yes, mo yung... Sir. Nilamsan niya, yes, sir. Oh, worth 15 years of his monthly salary. Yes, sir. Equivalent to 60 months. 60, oh, multiplied 60 months by yun, 60 months. Makukuha niya na yun. Yung 60 months, 5 years. Yes, sir. Oo. Kukuha okay, niya sa GSIS, time, no? Hindi sa PRDS. Hindi, sir. Oo. So, nakuha niya after na yun. After 5 years. After 5 years po, dun pa lang siya mag-start na mag-receive ng kanyang monthly pension siya. Okay, so that is under Republic Act 8291. Yes, sir. Yung first nilang retirement option. Okay, ano yung second retirement option? Yung cash payment in basic monthly, sir. Saan yun? Ito Republic naman, Act? Ito naman, sir. Under pa rin po ng RA 8291, sir. Yung sige. GSIS Act of 1997. Sige. So yung pangalawang option naman nila, sir, na pagpipilian, yung retiree, sir, makaka-receive po siya ng cash payment equivalent to 18 times. 18 times sa basic monthly pension niya, sir, kung magkano yun, sir, sa kanyang item, sa salary grade. So, let's say, for example, 8 million kanyang sweldo times 18. Yes, sir. And then? And then, payable upon retirement niya, sir, pag-retire. Okay. And then, yung monthly pension niya for life, automatic po na payable immediately after retirement dead. Ah, so ang lumalabas pag nag-lump sum ka walang times 18. Yes. Pero sir. Kung straight pero may opo. Pero pag straight ano ka, straight pension tawag natin diyan, di ba? Yes sir. Pagka straight pension ka kunyari kinabukasan na pag-retire mo. Sisweldo ka na sa pension mo agad. I-multiply yes, nila ngayon yung salary opo. Grade mo na 8,000. Papayara 18. Oo, times 18. Times 18. So yun, cash mong makukuha yun. Yes, plus sir. Pa yung pension mo monthly. Opo. Ba, okay ah. Okay. Hindi ba pwede sa atin? Hindi ba pwede sa reformado yun? Hindi sir. Wala tayong times 18 ano? Wala sir. Sayang. Okay, sige. Anyway, sige. Okay, thank sir. You. Next. So dito naman po tayo sa gratuity. Yun pong Republic Act 1616. Ay, balik. Yeah. Gratuity benefit. So, retirement under Republic Act 1616. Retirement may be availed by those who entered government service on or before May 31, 1977. And who rendered at least 20 years of service regardless of age and employment status. Further, the last 3 years of service prior to retirement must be continuous except in cases of disability, abolition, or phase out of position due to reorganization. So, under ng gratuity benefits, mayroon silang gratuity payable by the last employer based on the total period with paid premiums converted into gratuity months multiplied by the highest compensation received. The gratuity months shall be, ganito po yun yung computation niya. Years of service, for example, first 20 years, ang gratuity months niya, 1 month salary. Then 20 years to 30 years, 1.5 months salary. Yun po yung pinaka-gratuity niya. Then over 30 years, 2 months salary. Ito po yung benefits.
ng makukuha nila sa years of service nila, mga ma'am, sir. So sa number 2, refund of retirement premiums consisting of personal contribution of retirees plus interest and government share without interest payable by the GSIS. Yan po. Under po ng RA 1616. Then dito po sa last po, yung tinatawag na Magic 87, yung RA 660, retirement under RA 660, also known as Magic 87, may be availed by members who are 50 years old for as long as they have already been in government service for the past 35 years. Ito po yung mga qualification niya. Mga ma'am, sir, entered government service on or before May 31, 1977, last 3 years of service prior to retirement should have been continuous except in cases of death, disability, abolition, and phase out of position due to reorganization. Appointment status should be permanent. Meet the age and service requirements under the Magic 87 formula. So retirees' age and years in service should be added upon and should total at least 87. So may mga bracket po yun, sir. For example, yung age nila 52, at least ang service dapat nila 35 years. At least maka 87. The maximum monthly pension for those above 57 years old shall be 80% of the average monthly salary received during the last 3 years immediately preceding retirement. The maximum pension for those age 57 and below shall be 75% of AMS, average monthly salary. So sa retirement, may retirement package po under ng RA 660. Yan. So ang number 1 na option nila na pwede nang i-apply, yung automatic pension. Retirees below 60 years old, under dito po this option, automatic pension. Retirees below 60 years old may choose to receive either an automatic monthly pension for life or an option to avail as of a lump sum. The lump sum, which can be requested every 6 months, means they can receive their 1 year monthly pension in advance for a period of 5 years. On the 6th year, they will start receiving their lifetime monthly pension. Then yung pangalawang option, initial 3-year lump sum. Those who are at least 60 years old but less than 60 years on the date of retirement are entitled to a 3-year lump sum. The subsequent 2-year lump sum will be paid to retirees on their 63rd birthday. Retirees still living after the 5-year guaranteed period will be entitled to a monthly pension for life. Yung pangatlo, 5-year lump sum. So mayroon tayong initial 3-year lump sum and then 5-year lump sum. Those who are 63 to 65 years old may avail of a 5-year lump sum. After 5 years, they will receive a monthly pension for life. Yan po ang mga nakapaloob sa RA Act 660 na pwede nilang i-apply sa retirement po nila, sir.
Word. Sir, types of benefits claim. Ito po yung commutation of accumulative leave claim. So ito po sir, nire-request po natin sa ating office para malaman po natin kung magkano po yung natitira po nating leave. So pension benefits claim, yun po yung lump sum, outright 1 year gratuity. Then posthumous pension, then transferee. That's. Balik ka sir. Regarding po dun sa ano transfer of pension, may mga requirements po tayo dyan mga sir. Masyadong marami. So, yung una, retirement order. Then, pangalawa, service record from RMB, DPRM. Then, yung pangatlo, yung last promotion order po natin. And then, yung apat, yun pong SALN. Then, certificate of last payment. Death certificate from PSSa, yung pong tao dito sir, yung magta-transfer. Certificate of legal beneficiary from PRBS. Ang sub-requirements for issuance of CLB, if PNP personnel is married, ang kailangan po ay apat, yung advisory on marriage, marriages of both husband and wife, dun po sa PSA kukunin. And then, marriage contract po, doon din sa PSA. Birth certificate of husband and wife, puro sa PSA po natin kukunin. And then, doon sa mga anak na may minor children, birth certificate po nila. And then, kung ang PNP personnel is single, wala pong mga, walang asawa, ang kailangan po lang ay tatlo. Certificate of singleness from PSA, marriage contract of parents, birth certificate of PNP personnel. Yun lamang po. Then, decree of entitlement and distribution from PRBS. Ito po yung CLB sub-requirement for issuance of that's also. Sa yung sa posthumous pension naman sir yung requirements marami po 11 so yung pong posthumous order from unit confirmation of posthumous order from RMD, updated service record from RMD, LOD board proceeding from unit, yung investigation report from unit, latest promotion order from unit, yung SALN, yung certificate of last payment from finance service, tapos two pieces picture of beneficiary, death certificate na galing sa PSA, then yung pong certificate of legal beneficiary natin na manggagaling sa PRBS. Kung married yung PNP, wala din pinagkaiba po yung una po sir sa transfer. So marriage of both husband and wife sa PSA. Marriage contract, birth certificate of husband and wife, birth certificate of minor children. Puro sa PSA po natin po. And then kung single, ganun din po, kailangan po ng certificate of singleness from PSA, marriage contract ng parents, birth certificate ng PNP personnel, yung namatay po.
Tapos ito po yung take home pay of PNP personnel. House Resolution number 18 effective January 1, 2019. Ayan po yung mga dati po. That's it, my sir, ma'am. Okay, so thank you very much, yes, sir. George, for another enlightening webinar natin for today. But before we end this, officially end your lecture, as usual, may challenge tayo. Kailangan i-challenge natin yung mga participants natin. Okay, to all participants, our next activity will be exam tayo. So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa examination? Teka, paano ba to? Okay, so sa ating mga kasamahan in attendance, iyan na natin, no? Porin po pala, sinend ko na doon sa chat box yung presentation ni Jordan. So you can download it para mabasa-basa ninyo. But just the same, I would like to challenge everyone to participate ngayon sa ating short quiz lang naman, 5 questions lang naman ito. So umpisa na natin. Okay, first question. The following are forms of retirement except anong sagot ninyo? Sagutin niyo doon sa chat box or kaya may very brave ba diyan na magsagot doon sa tanong na to? Anyone? Anong sagot? The following are forms of retirement except anyone? Volunteer na. Ta, wala namang mawawala sa inyo. Sino yung nasa chat box? Sandali. Ito makita. Narawi po, Narawi. Sarge. Anong sabi ni Sarge Narawi? Anong sagot niya? Anong Sarge? Pakiulit. Letter ano? Sorry, hindi ko mabasa yung chat box. Hindi ko ma-access. Ano sagot ni Sarge Narawi? Sarge Narawi, nandiyan ka naman. Letter D daw po. Letter D. O, tama. Tama yun. So, nakikinig talaga si Sarge Narawi. So, tama, no? The answer is none of the above. Wala talaga kasi may nakalagay except. So lahat yan ay forms of retirement sa PNP. Madali lang yan. Okay, next. What is the time limit for pensions that can still be transferred to the legal beneficiaries under the TPPD retirement process? Letter A, 50 years. B, 56 years. Letter C, 10 years. Letter D, 5 years. 5 years, sir. 5 years. Sino ang sumagot nun? Si Cecil? Yes, sir. Ay, okay. Congratulations. Meron kang palakpakan natin si Cecil. 5 years. Tama yan, ano? So, beyond 5 years, sorry. Wala na. That's it, no? Hindi lang talaga ang buhay. Ginamit mo yung TPPD, instead of other forms. Okay, next. What is the maximum percentage of pension based on the base pay mali yung aking grammar, shall be the basis for pension? Ano yung ang tanong daw dito, ano yung maximum percentage na pwedeng ibigay as pension based on yun dun sa base pay natin for pension? Letter A, 20%. B, 50%. C, 60%. D, 90%.
The letter B. Letter B. B as in? Boy. Boy? Boy. B as in boy? 50%? Yes, sir. Yes, sir. Final answer? Maximum percentage, ha? Hindi minimum. Sir, ano letter D, sir? 90%. Ayun, letter D. Yung B, that is the minimum percentage. Diba, pagka nag 20 years ka lang, eksaktong 20 years, 50% nung yung base pay. Pero pag maximum, kasi nag-i-increase yan every year, 90%. Okay, maximum. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Nice try. Sorry, hindi na yung kasama. Maulit lang. Oh, ito. If we die during police operations, no? And we only had service of less than 20 years, we shall be given one rank higher benefits. A, it is true. Letter B, it is false. Letter C, I don't know. Letter D, maybe. Sagot. Okay, try. Anong sagot? Letter A, letter B, letter C, letter D. Sana walang sumagot ng I don't know. False, sir. Ha? False? Letter B, false. False yan, ano? So less than 20 years, yung kanina nga in-example natin, no? Nagsilbi ka ng 19 years, 364 days, 23 hours, and 59 minutes. Ako, isang minuto na lang na dali ka pa sa police operations kasi masyado kang bubo. Oo, nadali ka tuloy. So anyway, yan nga po, no? Hypothetical lang naman yung example. Pero, nangyari yon, yan po yung ating sagot. False po, ano? False. So congratulations sa mga nag-participate sa examination. Okay, thank you very much. We'll stop sharing. Okay, so we now go to the question and answer portion. Question and answer portion. So mga kasama, ito na yung pagkakataon ninyo. So congratulations sa mga nagsagot. May mga clarification ba kayo? May mga tanong kayo? Agam-agam? Na-confuse kayo? So this is now your moment to ask questions. Sige, go ahead, Sarge Narawi. May clarification, sir. Sige, go ahead. Now, yung doon sa ano, sa one rank higher, applicable ba yun sa optional retirement? Ang tanong mo, Sarge Narawi, is yung one rank higher para sa mga nag-take ng optional retirement. Okay. George, may tanong sa'yo. Ano yun, sir? Pag nag-retire daw si Sarge Narawi, pag nag-retire daw si Sarge Narawi ng optional retirement, so that's more than 20 years, siya po ba ay mabibigyan ng benefit na one rank higher? Yung pong one rank higher po, yun po yung the first, kunwari sir, nagpa-promote ka ngayon. So, dapat ma-serve mo pa at least 1 year. So, you are guaranteed to apply the one rank higher benefits. Okay. So, let's say for example, no? Let's say si Sarge Narawi, ano na ranggo mo ngayon? PSMS, sir. Oh, PSMS. So, let's say for example, Sarge, mag-optional retirement ka na effective next year. Next year ng January. Kunyari lang, January. Tapos na-promote ka ngayong buwan na to, November. So ang tanong, ano ang retirement benefits mo pagdating ng January? Ang retirement benefits mo ba ay sa present rank, sir?
PSMA, ano, so, sorry. PSMS siya, sir. Ano yung sunod ng PSMS? PCMS. PCMS. So let's say, for example, na-promote ka na ngayon ng PCMS. Kasi November, na-promote ka, po-promote mo lang. It is less than one year. Sa January, nag-optional retirement ka, nag-retire ka na. So ano sa palagay mo, Sarge, Sarge Narawi, anong matatanggap mo? Pang PEMS? Tama ba? PCMS tapos PEMS na yung susunod? I-clarify ko lang, sir. Hindi po siya qualified to the next higher rank benefit. Okay. Kasi po, sir, less than one year po yung kanyang nai... Current rank? Yes, sir. Yung sa current rank po niya, sir. Okay. So, malinaw ba yun, Sarge Narawi? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you sa magandang question. No? Ganyan ang mga importanteng question dito. Tama yan. At maklarify natin. So, sa mga kasama natin, kahit ma-promote ka, pero less than one year, at yun yung na-apply mo na promotion na retirement mo, pasensya na po. No? Kasi yun yung rules. Yan po ang nakalagay sa rules. Hindi ka one rank higher. So, dapat kung nakaka-promote mo lang today, kunyari ngayong November, kapopromote mo lang, ang i-apply mo na optional retirement mo is after one year. So that yes, yung sir. Parent mo na PCMS, by the time na mag-retire ka, PEMS na yung rango mo. Ah, ba PEMS? Yes, sir. PEMS na yung retirement benefits. Yun. Okay, malinaw. Hello, sir. Sarge Narawi, medyo nagro-robot yung salita mo, mahina. Pakiulit yung tanong mo, pakiulit. Gaano siya nag parang nag-i-stop. Ano ba 'yan? Sige, kung hindi mo matanong via voice, pwede mong ilagay sa chat box at babasahin ko. No problem. Yeah, ganun pala sir. So, dapat pala sir, pagka mag-apply ako ng optional retirement ko, dapat sa 2024 pa. Para kung mapopromote ako ng November, dapat may isang taon pa ako sa PCMS para pag-retired ko ay magiging PEMS ang ano ko. Correct, correct. Ding, 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 ding. Tama ka doon. Tama ka doon. So, approved, approved. Thank you, sir. Okay, welcome, welcome. Always welcome, Sir Narawi. Oh, any other questions? Oh, good question yun, ha? Magandang question yun. Kasi mamaya, mag-a-apply ka ng optional retirement, less than one year pala. Ang na-apply mo, 364 days ang na-apply mo, eh, tapos yun lang. Sayang, one day na lang, hindi ka pa napasok. Okay, next. Any other question, mga kasama? Buti lang to si Sarge Narawi. Maraming baon na question. Maganda yan. Oh, any other question, mga kasama? Alam ko marami tayong hindi naiintindihan sa retirement. So, baka may mga na-chismis sa inyo. Kung ano man yung chismis na yan, ito yung pagkakataon ninyo na i-clarify. So, please clarify na ngayon habang nandito yung ating resources speaker. Any other question? Wala na siguro magre-retire sa inyo, walang balak mag-retire ano. Reminder lang ha, walang forever. Lahat po tayo ay darating ang panahon magre-retire tayo lahat. But just the same. Kung ano yung dapat ninyong gawin. Huwag nyo isipin yung sarili nyo lang. Isipin nyo rin yung mga kasamahan natin na kasama nyo dyan sa district. For all you know, mapagtanungan kayo ay isang chief clerk o kayo ay admin PNCO o officer. Pag tinanong kayo, dapat at least man lang meron tayong semblance of competency. Dapat alam natin yung mga basic. So last week, napag-usapan natin yung IPER. Ngayon naman, retirement benefits. And prior to that, yung una nating webinar was about SALN.
So ngayon, retirement benefits na, naman. Okay, so kung wala nang tanong, last na portion po dito is updates. George, anong sir update natin? Kasi may bago tayong memo, no, galing from health service. Health service nga ba o NCRPO? Memo yon regarding sa compliance ng IPER. So, ay, yung oh, yung regarding ay mga sir ma'am, may wala pa namang ano memo na ibinababa dahil for signature pa ng ating Director Health Service yung memo regarding sa IPER natin sa second SEM 2021. So prior to that sir, tinawagan po natin yung admin para maka-advance na tayo sir na gumawa. So ang hiningi po namin yun sa kanila na lang po sir is yung format ng IPER. So nakita po namin yung IPER po natin nung first SEM, wala naman pong nagbago dun sa format na ibinigay nila sir. Ngayon, isinend po nila dun sa ating email yung pong pnphs_ncr@yahoo.com. Andun po yung pinaka-soft copy ng IPER po natin kung gusto po nating i-check bago natin i-submit na mayroon pong signature para hindi na po tayo pabalik-balik. And then po regarding po dun sa ating grade, tayo po ay inalaw naman po na maging outstanding, pero prior to that sir, ma'am, yung pong ating kung tayo po ay OS, ina-accept din po tulad po dati nung first sem na yung outstanding na inyong justification po, ino-honor po dito sir. I-attach nyo na lang po dun sa mga team leader po natin, yung justification po na manggagaling po dyan is signature po ni CO, yung mga TL po. Pero yung sa mga other personnel po natin is yung team leader po natin, okay na po siya na siya po yung magsisignature dun sa justification po ng IPER po natin, mga sir ma'am. That yung original copies po natin, A4 size, 8 copies sa IPER. And then dun sa justification po natin, sir, 4 copies lang po, original sign po. Salamat po. Wala pa pong deadline. Ang sinabi lang po sa health service, ang pinaka-deadline po niya is December 10. So dahil sa wala pa yung memo, in-advance na lang po namin. Thank you, sir. Kung mayroon man po, ibababa po namin. Ipopost sa True GC na lang po. Salamat po, mga sir, ma'am. Okay, thank you, George. No, so, reminder lang sa ating mga kasamahan, pero para at least alam lang ninyo, no? The Chief RMDU, si Colonel De Leon, has already given verbal instruction sa amin to already commence yung ating IPER printing. So ang inuna lang muna namin dito sa headquarters is yung mga TL, team leaders ninyo, which is ang signatory dito is si CO. Ang signatory is ang reviewer pala, sorry. Ang reviewer ay si CO, and then ang rater is si deputy. So pati yung mga chief, yung chief of sections, katulad ko, and then yung chief clerk ng buong region, si budget. So, yun lang muna yung print out namin para mapirmahan na ni CO. Other than that, wala pa kaming piniprint out. Pero, we are now encouraging everyone, lalo na po kayo dyan sa district, to start the soft copy. Yung soft copy ninyo, i-gawin nyo na, tapusin nyo na siya. I-ensure nyo yung mga rater at saka reviewer, tama. Yung mga spelling niyan, tama. And then yung inyong justification, na ang pipirma ng justification kung OS kayo, is yung inyong team leader. Kung dyan sa district. All other personnel na nandito naman sa level ng RMDU, ang magpipirma ng justification for OS is CCO. So, yung format na banggit na sa inyo kanina, ibibigay yan namin, binigyan na namin yan. Please avoid using other format. Yung mga format ninyo na nandyan sa offices, na naka
save dyan sa computers ninyo, please, pakibura na po yan, tanggalin, i-delete nyo na yan kasi baka mamaya magamit pa ng ibang tao. Kung ano yung binigay ng krame, yun po yung gamitin natin, yung updated version. Kung hindi kayo sigurado, please coordinate muna dito sa PRMS para ang iniiwasan po natin dito yung paulit-ulit na trabaho. Tandaan po natin yung IPERF. Taon-taon naman po yan. So, supposed to be, technically speaking, dapat wala na tayong mistake kasi every year for the rest of our lives, pareho naman siya. Yun lang. Kaya sabi namin, huwag muna kayo mag-print, mag-print out kasi baka mamaya yung taas naman, health service or yung DPRM, magbago din. So, iniiwasan namin yun as much as possible kasi sayang ang bond paper. Sayang ang effort. Sayang ang pagtinta ng pagpipirma kasi marami tayong pipirmahan. So I hope tulungan naman natin yung mga sarili natin, huwag maaburido dahil lang sa isang dokumento na supposed to be paulit-ulit na natin ginagawa. Again, if you're unsure of what you're going to do or file or put there, yung PRMS po ay nandito para i-clarify yan para sa inyo. Okay? Any other questions po related to IPER? Wala? Wala na? Okay, so kung wala na, bagamat ni-invite natin si Chief no, at saka si Deputy, katulad ng before, unfortunately, si Ma'am De Leon ay nasa NCRPO conference ngayon. Si Deputy naman ay nasa Health Service conference naman siya. So, wala na kung ibang wala nang ibang admin officer na pwede nating gawing closing remarks kundi ako din. So, yun na yung closing remarks ko. Please be reminded of all the requirements. And if ever na merong magtanong sa inyo and you're unsure of what you're going to answer, andito ang PRMS to be able to give light. And if ever na hindi namin alam yung tanong sa sagot dun sa tanong mo, ika-clarify din po namin yan sa health service and we're going to also relay the answer of health service or the DPRM. Para wala ho tayong pagkakamali and sayang po sa papel. So with that, I am now officially closing this webinar series and we would like to again appreciate Jordan. Jordan, thank you very much again for your walang sawang pag-share ng iyong knowledge and information. George, ano bang next time natin? Sa palagay mo, ano pa yung mga pwede natin i-discuss? Pwede ba yung ano awards? Sige sir, try natin sir. alam mo, hindi lang nagsasalita ito si George. Eh, pero alam ko, napapahirapan ko siya dyan. Pero ganun pa man, naniniwala ako yes, na George. Sir. Oh, yes sir. May balik practice ang lahat makes, ng bagay. Yes sir. Correct. So, at saka, mas marireinforce yung knowledge ni George once na siya ay parating nagpa-practice. Yes, sir. Okay. Okay, so with that, I now, isang request ulit, katulad ng dati, may I request everyone to turn on your videos for our picture taking. Bukas lang po ng ating mga kanya-kanyang videos so that we can have our picture taking. Yan. Okay, sige. Sandali lang naman to. Mga 1 minute lang. 1 minute. Okay. So without further ado, we'll have our picture taking. So smile for the camera. 1, 2. One more time. 1, 2. Okay, so with that, magandang hapon sa inyong lahat. Hintayin nyo lang po yung post namin. Ito post din naman namin ito. Pakishare na lang po sa mga kasama natin dyan. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much. You can now leave the Zoom. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you.